Yo, what's up? Friday racing po no sa Metro Turf. October 7, 2022. Bali, Friday and Saturday sa Metro Turf na po ang karera natin. Then Sunday sa San Lazaro uli. So meron tayong 7 races para sa araw ng Friday, then 9 races naman po para sa araw ng Sabado, no? So maglalambing lang nga pala ako mga boss, no? Baka umari lang, pwedeng paki-like, share, and subscribe po nung ating channel. Then paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po tayong na-update sa mga bagong video na ina-upload po natin, ano? Okay, so magte-thank you na rin po pala ako sa ano, sa walang sawang suporta po, ano. So simulan na natin. Let's go. Race number 1. Winner take all covers races 1 to 7. Okay, so condition race 23. 1,200 meters po ang distansya. Bali, mag-start po ang race 1 natin 6:15 PM, ano. Medyo may kababaan tong grupon to, no? Yung mga maglalaban-laban dito. Ang aking kokorso na dahan, tingin ko lamang na lamang to yung numero 2 na si Takdang Panahon. Medyo si Takdang Panahon nung nakaraan, last run niya, tumakbo siya, kalaban niya sila Kalangaman Island, no? Panlima lang siyang dumating dun sa karera na yon. Pero tingin ko parang ano niya lang yon, yung tune up niya lang yon, parang nagbabatak pa lang yan kasi galing sa bakasyon. Tsaka nagkaroon ng ano yan, ng aberya sa largahan niya, yung hold on na nasarahan yung daanan niya, kaya medyo naatraso yan pero tumimbang pa rin. Kaya tingin ko lamang na lamang siya dito. So pwede kong isuggest na suluhin sa mga nagtitipid. Kung gusto nyo magproteksyon, tingin kong may ikwit na kalaban o yung tatalo sa kanya yung numero 5, Sir Jason. Okay, so race number 1 sa nagtitipid solo, numero 2 Takdang Panahon. Kung may pangapital at gustong makapuntos kagad sa race number 1, ang tingin kong kalaban na maigpit yung numero 5, Sir Jason. Good luck. Race number 2. Start ng pick 6, covers races 2 to 7. Phil Racom rating base class 5. 11 to 15 split. Ang distansya po natin dito ay 1,200 meters. Para sa akin, lamang kung sa lamang, yung numero 3 na si Jawo. So si Jawo, medyo kinalabit na nung huling takbo niya. Kaya lang medyo ano eh, nabitin or yung tinatawag nilang bayad atraso, no? Natalo pa siya kay ano, kay Tons of Gold. Pero magaling din naman yun, yung Tons of Gold. Kaya lang may chance din sana si Jawo doon, kaya lang yun nga yung sinasabi ko, bayad atraso. So dito sa laban na to, magaan-gaan yung laban niya dito. So kung bibigyan lang to ng interest o intensyong manalo, tingin ko kaya. Angat siya dito. Okay? So question dilabas, numero 3, Jawo. Kung ilalaban, tingin ko pwedeng solohin. So kung medyo maalangan tayo, medyo magulo na to kasi may mga panalo na rin dyan yung numero 6, si Quincy. Si Smarty Jazz may panalo din dyan. Tapos yung mga dihado, si Reyes Choice tsaka si Tipsy Topsy. Kaya gugulo na yan pagka ano, kapagka medyo tagilid si Jawo. Okay, so makiramdam na lang po tayo kung palaban or medyo alanganin, ano. Okay, so race number 2, kung labas solo, Jawo. Kung medyo alanganin, pili po ng mga protection. Good luck. Race number 3. Start naman ng pick 5, covers races 3 to 7.
1,200 meters pa rin po ang distansya natin dito, no? So, Vilracom rating base, class 5. 6 to 10 split. Yung numero 5 na si Don't Stop Believe It na rin ang tingin kong first choice ko dito, no? Medyo nagagaanan na ako sa laban niya, tsaka medyo maganda na rin kasi yung kinilis niya nung nakaraan. So, pumapabor sa kanya to kasi maikli yung distansya, 1,200 meters. Tapos, baluarte niya pa. So, dito magaling yan sa, ano, sa Malbat. Kaya lang, lalagay din ako ng protection kasi kung minsan si Don't Stop Believing, medyo masama sumalida, no? Kaya maglalagay ako ng, ano, ng protection kasi baka maatraso to eh. Ang tingin kong sisilat sa kanya yung number 4, si Classy Babe. Okay? So si Classy Babe, diyan din magaling yan sa ano, sa Malbar. Tsaka maganda rin naman yung mga tinatakbo nito ngayon. Okay? So race number 3, ang aking pili, number 5, Don't Stop Believin'. Mahigpit na kalaban, number 4, Classy Babe. Good luck. Race number 4. Start naman ng peak 4. Covers races 4 to 7. Okay? So, meron tayong carryover dito ng Super 6. 5,559.36 pesos po, no? Yung additional na paglalaban-labanan. Vilracom rating base class 4. 16 to 21 split. 1,400 meters po ang distansya. Ang aking pili sa race number 4, yung numero 5 na si Don Lucas. Si Don Lucas, nung nakaraan takbo nito, medyo nagkaroon ng problema to sa ano, no, sa largahan. Medyo ano, hindi maganda yung sinalida nito. Or medyo nagloloko siya sa aparato kasi, no? Pero tingin ko baka ano, kasi iba na yung connection eh. So baka na-correct na to. Maganda naman yung barrier niya. Gumawa siya ng 1.14 sa 1,200 meters. Kaya tingin ko malaking-malaki yung panalo nito. Tsaka batang kabayo yan. Maganda yung mga kinikilos niyang before. Bago na bakasyon. Ang tingin kong mahigpit na kalaban, yung Giant Killer, number 4, Batas Kamao. Yan. So, si Batas Kamao, alam naman natin, magaling yan pagkadihado, no? So, tignan natin, baka sakali, makasilat uli siya dito. Race number 4, ang pili ko, number 5, Don Lucas. Number 4, Batas Kamao. Good luck po. Race number 5, Vilracom rating base class 4, 16 to 21 split. Ang distansya ay 1,400 meters, okay? So, ito, tingin ko mag-iiba na ng takbo ito, no? So, si October 14, first choice ko to kasi bukod sa mababa na siya sa laban dito, cambio na to ng hinete, no? From ano ba yon, si Dio Campo, si Macmac Dio Campo ang rumirenda dito before. Ngayon RG Fernandez, na tingin ko ano to, mag-uumento to. Ang tingin kong mahigpit na kalaban, yung batang kabayo na numero 9, si Megan Maxine. Okay? So si Megan Maxine, segundo lang nung nakaraan, inabot siya ni ano, ni narimatian siya ni Smart Bell. So dito tingin ko maganda naman yung medyo maganda yung post position niya, no? Kaya siya yung tingin ko mahigpit na kalaban ni October 14. Nung nakaraan kasi medyo naapura lang to eh, no? Na pumatol sa mga dibandera. So tignan natin kung paano paano ma-adjust to. Okay? So race number 5, 6 ang aking pili, numero 6, October 14, numero 9, Megan Maxine. Good luck po. Race number 6. Condition race 24.
1,200 meters. Okay? So, ito, medyo mababang grupo na to. Wala na tayong, ano, kumbaga parang wala na tayong sasandalang tibay sa mga tinatakbo nila. Kasi hindi na sila ganun ka-iinam. Okay? So, ang pili ko dito, yung number 4, panalangin. Alam ko medyo may buti tong kabayan to, kaya lang medyo matagal din na bakasyon, no? Tapos yung barrier niya, although hindi ganun kaganda, pero barrier lang naman yan. Baka hindi lang pinwersa, diba? So, first choice ko, number 4, panalangin. Ang tingin kong mahigpit na kalaban yung number 5, yung question di labas na Minotaur. Okay? So, medyo matanda na to. Siya na yung si Lolo na siya dito, no? So, pero tingin alam ko may ano pa naman to, may kinikilos pa na mabuti. Okay, so race number 6, number 4, panalangin, number 5, Minotaur. Good luck po. Race number 7, last race po sa araw ng Friday, okay? So, meron tayong 10 runners dito na maglalaban-laban. Phil Racom Rating Base Class 5, 1,400 meters. So, para tingnan na po ito, no? Para sa mga dumidiskarte ng winner take all, pick 6, pick 5, at pick 4. Siyempre, hanggat maaaring magmadami sa race 7, much better, no? Para mas matibay po yung paratingan, just in case na mabuo kayo sa race 1 to race 6. Okay? So, medyo nalalamangan na ako dito sa number 6 na katuparan. Magaan-gaan na itong laban niya dito. At isa pa, wala akong nakikitang matulin na pwedeng sumabay o makadikit sa ire niya. Okay, so kumbaga kung ako lang, sa akin lang, patok eh. Numero 6, katuparan. Okay, so gaya nga nasabi ko, dahil para tingnan, ang pwedeng i-protection o idagdag dito, number 7, 7 of diamonds. Yan, so sa race number 7, lamang na lamang sa akin yung numero 6 na si Katuparan. Tingin kong tatalo or yung magbibigay ng upset sa kanya, yung number 7 na rin na si 7 of diamonds. Okay? So, natapos na tayo sa ating pagbibigay ng giya para sa araw ng Friday, no? Lagi pong tatandaan na ang karera ay tapat-tapat lang, ano? So, konting alalay lang sa pananaya at sundin nyo po kung ano po yung korsonada nyo at nasa puso nyo. Okay? So, ang aking giya ay sariling korsonada ko lang din, sariling basa at analisa. So, pagdating sa tayahan eh, kayo pa rin naman po ang masusunod, okay? So, good luck po, good luck and happy racing.